Maganda-ganda ang topic natin mga kaibigan. So, welcome back sa akin YouTube channel. Exciting to mga kaibigan. Bago tayo magsimula mga kaibigan, gusto ko basahin nyo muna ang aking disclaimer. Thank you. Okay game, ito yung topic natin tungkol sa pag-repair ng mga battery. 12 volts yan mga kaibigan. Pag-repair nila ng battery gamit lamang yung salt water, yung ano, tubig tsaka asin tas paghahaluin. Tignan natin. At dahil maraming mga Pilipino ang naniniwala sa mga itik gamit daw yung salt water, marerevive daw yung mga battery. So mga kaibigan, gagawa rin ako ng sariling sa akin. Hindi naman marte yung kung anong asin ng bibilin. Kasi iba-iba ang mga klase ng asin. May high concentrated tsaka low concentrated. So yung atin, yung pang kitchen lang. Yung ordinaryong rock salt. Ang gawin nyo lamang mga kaibigan is aluhin lang siya ng maigi. Yung wala na kayong makikitang rock salt, alam nyo yung parang crystallized. Tapos ilalagay natin siya dyan sa 6 volt na battery. Ito ay napulot ko kung saan. Patay na siya. Ayan, pinupunas-punasan ko at nakapass forward yan mga kaibigan. Punasan ko kasi dusty na Ngayon siya Ayan, 6.4 po yan ha. Pag ganyan, 6.4. So wala siyang specs kung anong charging voltage niya tsaka discharge voltage. Ayan mga kaibigan, so i-test ko muna para maipakita na wala tong voltage. Drop na drop talaga siya. Alam niyo yung tawag na dapang dapa. Ayan, wala po siya. Tapos buksan natin yung takip niya. Yung takip niya yan, lumipad pa. Tapos may tatlo yan, diba? 6 volts siya. 6 volts yan pag tatlo. Kasi pag anim yung mga bilog-bilog na yan, pag anim na pirasong mga takip na maliliit, ay ano yun, 12 volts na yun. Ito, 6 volts lang, kaya tatlo siya. Ayan. Ang ganda nga ng battery na to kasi meron siyang foam. Ayan o. Kasi kung magbabubble siya o yung kumukulo na siya sa loob, at least ay hindi agad-agad lalabas yung kanyang solution. Kasi solution po yung nilalagay sa mga lead acid battery, di ba? Yan o. Tapos may butas dito. At hindi ko alam kung pwede ba yung butasan. Kasi may ganyan Hindi ko alam kung anong purpose niyan. Pero, hayaan na natin yan. Yun na. So, ang gusto ko lang naman is buhayin to gamit yung salt water. At ilalagay natin yung salt water dun sa loob. 9:30 ng umaga. So gumamit ako ng kasi nahihirapan ako magsalok ng tubig, no? So gumamit ako nito, yung empty bottle na juice vape. Yan, no? Yung pang vape to Wala akong syringe. So hindi ako makahanap ng syringe kasi wala naman akong biniling ganun dati. Kaya yan yung option, piga-piga lang. Kasang-kasa naman sa loob. Basta pumasok sa loob. Huwag na yung tansya-tansya kasi sayang yung salt water Asin din yun. 10 piso rin yun o 5 piso, diba mga kaibigan? So, malaking bagay ba yung salt water sa battery? Yun yung tanong dun Di ko rin alam yung compound niya sa loob kung kaya ba ng salt water to. Kasi kalamitan sa mga ganitong battery na lead acid. Kaya nga tinawag na lead kasi lead yung gamit. Lead or nickel. Ay, mali. Lead, tapos partner niya nickel. Ganun. Katulad yung sa Motolite, nickel. Lead tsaka nickel yung magka-partner. Tapos yung solar master ng Motolite, lead at
Copper. So, dito. Yan. Naglagay ulit ako. Kulang eh. Yan. Halo-halo. Hanggang sa matunaw yung rock salt. So, kung magaganito, mga kaibigan, kung gusto nyo rin i-try, hindi naman advisable na i-try nyo, pero kung gusto nyo mag-try, yung durog na asin na, yung iodized, na may tamang dami, tsaka yung sa tubig, no? Yan, nalalagay ko ulit yan, halo-halo lang. Naging messy na yung akin table dahil lang dito. So, para mapatunayan sa lahat ng Pilipino dyan na working ba o hindi ng ganitong paraan. So, di ko muna sasabihin syempre. Dapat mapanood nyo to kasi importante rin yung issue to eh. Ayan, sinisilip-silip ko kasi baka lumagpas yung amount ng salt water ko rito. Mahirap na eh. Baka mapuno tapos hindi natin mailabas. Patay tayo dyan. Kaya yan. Tinitignan ko. At ayan mga kaibigan, so voltage, itas muna natin yung kanyang voltage kung meron ng lalabas. So meron lumabas 0.20. Patay talaga to mga kaibigan, walang pag-asa to ng pag ganito kasi yung pinaka low voltage nya dapat mga 4 volts eh. Eh wala yo. So, di bale, subukan pa rin natin 'yan mga kaibigan. Baka sakaling mabilis naman yung pag-angat ng ano no, voltage. So, ayan, pinicturean ko na lang 'to. And tamang picture lang mga kaibigan, bumaba pa siya lalo. Wala siyang resistance, tulog na tulog yung kanyang ano. It's time to charge na. Itong battery na to. So ito lalagay ko rito. You know. 6.2. So nag-stable siya sa ano, almost 5 volts. So ito yung charger power supply. Naka 6.5 siya para malakas yung dating kasi 5 amps naman 'yan. Malakas-lakas 'yan. Dapat maghapon lang 'yan. Kasi 5 amps tayo. Ayan o. Tapos silipin natin to. Kung ano nangyayari. Dapat kumulo to. Pag kumulo kasi to, yun na yun. Hintayin ko kung may resistance to. At dahil dyan, konti lang kasi itong mga time meron siya. Hindi siya pure na tubig, kundi parang babasain lang yun. So, pakinggan nyo guys. Yun ang kaibahan nila sa flooded pipe. Siya nga pala guys, disclaimer, hindi ako magaling sa mga battery. Wala akong alam sa mga battery na yan. Yan. Napanood ko rin kasi yung full video nun. So wala talagang resistance kapag patay na. O totoo naman, wala naman talagang resistance. Kaya sa mga nagbabalak magsubok-subok ng ganito salt water repair sa mga lead acid battery, huwag nyo na subukan. Tignan yun, voltage yung bumagsak ko kanina, naka-stable na siya sa 4 volts o 5 volts, ganyan wala. So huwag nyo na subukan mga kaibigan, wala talagang mangyayari. So ito na yung final video mga kaibigan, matatapos na tayo. So bago ko tapusin eh, ang gusto kong sabihin, kapag malapit nang mamatay yung battery, pwede nyong gawin yung ganito.
lalo na yung lowest voltage niya is sa 4 volts. Kaso kung ganitong deadbolt na, huwag na subukan. Ayan. Thanks for watching, mga kaibigan.